Kamusta? Magandang araw dyan. Ito bagger po ang inyong abang lingkod. Well, pag-usapan po natin ang ekonomiya. Bigla tayo naging ekonomista. Hindi naman ho, bilang isang ordinaryong Pilipino, ano po bang nakikita natin sa ekonomiya? Well, unang-una po, hindi po maganda yung projection ng Central Bank. Ang atin daw pong paglago, yung atin pong pag-angat, mahina na nga, mabagal na nga ang pag-angat natin dahil sa mga external factors na sinasabing wala tayong control. Mauudlot pa daw pagpasok nitong fourth quarter. Yan po ang sabi ng Central Bank. Ngayon, gusto ko po tignan naman ang bansang Vietnam, kasi ang Vietnam po na isang komunistang bansa ay nakapagtala ng kanilang GDP increase ng 13.67. Nitong third quarter lang nila. Pero bakit ang layo sa Pilipinas? Ano po ba ang pagkakaiba nila at ng Pilipinas? Ito lang yan. Sabi ng iba, disiplina. Palagay ko tama. Kasi sabi nga ni Apple Akay, sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Tama, di ba? Isa pa, yung kanilang pagiging consistent kasi sa mga policies. Alam niyo ba, ang pinagmamalaki nila rito, sa bandang uli, sabi rito ha, sa artikulo po na aking binabasa, ay makikita niya dyan sa description and link. Ang sabi, head of the GSO, Nguyen Thi Hong, said in the period, ministries, sectors, and localities have drastically implemented the government's resolutions serving the nation's program for recovery and socio-economic growth. Grabe, drastic po yung kanilang klase ho ng naging pagpapatupad ng mga sistema ng mga programa po ng gobyerno nila mismo. Okay, so ganun ang ginawa ng mga LGU. And then, bilang resulta naman daw po, macroeconomy was established, inflation put under control, major balances ensured, and then monetary and fiscal policies conducted flexibly and effectively, business investment environment improved positively, and social security guaranteed. Grabe, di ba? Ang ganda ng ano nila nung sinabi po rito ha, inflation put under control. Ilan lang ba inflation ngayon ng Vietnam? Nasa mga around 3.something% lang kumpara ho sa Pilipinas. Ang atin pong inflation ay umabot po ng 6.9, magparang kung di nagkakamali nasa 6.3 nung nakaraang buwan. Ngayon, ito naman ho, ano ba ang pagkakaiba natin sa kanila? Disiplina? Meron naman tayo sigurong disiplina. Palagay ko lang naman meron. Hindi, ang ibig kong sabihin kasi, ang bansang Vietnam, ito po ay komunistang bansa. So, yung sense of nationalism nila ay napakataas. Kaya po meron silang ganyang kalaki na klase po ng disiplina. Kasi takot sila siyempre na maparusahan. Takot silang mapulis. Isa pa, kapag ka ang bansa po, ang mga mamamayan ay merong ideolohiya. Ito po ay mayroong political guiding principle sa kanilang isipan na nagdudulot po ng disiplina. Now, isa pa yung consistency sa pagpapatupad ng kanilang mga programa. Katulad ng binanggit natin dito, so drastically implemented. Now, ang tama po ditong gawin, kapag may mga programang nakalatag, dapat po magitang consistent. Magpalit ng presidente, ang leader mapalitan, hindi ito magbabago. Yun at yun lang din ang kanyang ipatutupad. At pwedeng dagdagan, pwedeng pagyabungin, pero hindi po tama kasi na ititigil dahil hindi siyang nakapag-isip. Katulad ng ginawa ng mga naunang presidente bago dumating po si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Diba? Nakakatawa naman ngayon kasi ang ating bansa ay magkasundo yung nakaraang presidente at yung ngayon. At pangako nga po ni PBBM, ang mga maiiwan, mabibinbin na trabaho ng nakaraang administrasyon ay ipagpapatuloy ng Marcos administration. So, ang ganda, di ba? Pero when it comes to discipline, kaya natin yan. Sana ipatupad po ng ating Presidente Bongbong Marcos ang ideolohiya na kanya rin namang niyayakap, ang the Filipino ideology or kaisipang Pilipinismo, na siya rin pong ideolohiya ng inyong abang lingkod at ng tatay ni PBBM dahil siyang nagtaguyod po ng bagong lipunan.
puso at isip ng mga mamamayan noong araw. Meron silang napakataas na klase po ng nasyonalismo. At kaya nga naman, may disiplina, sabi nila. Diba? Bakit hindi ko paniniwalaan ang mga kwentong yan? Kasi po, sa aming kali survey, lola, lolo, lahat po ng halos na nakausap namin, iisa ang sinasabi. Ngayon, bukod po dyan sa consistency po ng kanilang pagpapatupad ng mga programa para sa ekonomiya at iba pang aspeto ng kanilang bansa, palagay ko, isa rin po ditong nakaka-apekto ay yung import-dependent po kasi ang Pilipinas. Kumpara sa Vietnam, ang Pilipinas bumibili ng bigas sa Vietnam. Bumibili ng asukal sa Vietnam, sa Thailand, at sa ibang, di ba, karating na bansa pa. Oh. Ngayon, tama yung programa ng ating Pangulo na i-revitalize ang agricultural sector. At talagang not just revitalizing for me, the best way is revolutionize the agricultural sector. Di ba? Kasi imagine, tayo na may bumibili sa Vietnam na ating pinag-aaralan ngayon. Na samantalang pinagmamalaki naman natin, which is ugaling Pilipino, pag parang hindi pabor sa atin, bobosohan natin ang kapitbahay, bakit si ganito? Bakit hindi lang naman tayong may ganyan? Diba, alam niyo ho, totoong nangyari, like yung pandemic, totoong may mga naapektuhan. Pero hindi po tayo dapat na manatili na yun ang ating katuwiran. Diba? Dapat, tingnan natin ano yung magagawa natin. Oh, ang pamahalaan naman ay nakakatawa dahil consistent po si Apo BBM, si Bongbong Marcos, dun sa kanyang mga binabanggit po noong panahon ng kampanyahan. Diba? Hindi po siya focus lamang sa iisa o sa ilan-ilan lamang dyan. Oh. Sabi nga po ni Atty. Larry Gadon, tinutupad ni BBM ang kanyang mga campaign promises. Diba? Ay, nako, nakakainis lang kasi. Bakit hindi natin ito nagawa? And then, ang Bangko Sentral ng Pilipinas, ang kanila pong prediction, mauudlot pa ang ating pagbangon. So, kung ikaw ay nakadapa ng ganyan at tumukod ka na parang umangat, biglang pipigilan ka ng gano'n. Oops, tigil muna. Suspended animation ka muna dyan. Ang pangit, diba? Hindi kailangan. Ay, nako. Kaloka, yan ang kailangan natin mga kababayan. Maging consistent po tayo sa pagpapatupad ng mga polisiya para po sa agriculture. Diba? And then tigilan na yung pag-i-import ng wala namang kapararakan kung meron lang din naman tayong local supplies dito. Diba? Bakit hindi po palaguin yan? Umorder, mag-import ng kung alin lang, ilan lang ang kailangan na quantity. Tapos nun, for the long run, I mean a long-term plan na pang-resolve nito, diba? I-implement din. Ganun lang naman kasimple yan eh. Diba? Kailangan kasi natin talaga rito yung proper implementation and then consistency po. Yan po palagi ang ating sinasabi. Maging consistent sa ating economic policies. Magpalit ng Pangulo, hindi po dapat mapalitan ang ating mga polisiya. Diba? Ay naku, 13.67%. Tapos may magkukumpara dyan kay Pinoy at kay PBBM. Ay naku, mga Pilipino talaga. So kapag tayo po mag-i-import, tigilan na yung pag-i-import ng basta-basta na lamang at gamit ang pera ng Amerika na alam naman natin, pahirap na pera sa buong mundo. Nagtaas ng interest rate. Diba? Balintongan ang iba't ibang bansa sa ginawa nila na pagtataas. Paano yan? So, bumili tayo po ng mga kailangan natin sa labas ng bansa na kung saan tatanggapin po nila ang kabayaran ay gamit po ang ibang currency. Di ba mas maganda yung ganun? For example, bibili ka sa bansang sabihin natin ki A country ng langis. Oh. Pero ang ibabayad natin, instead of US dollars, gamitin po natin ibang currency. Imagine ang taas ng interest ng conversion ngayon ng peso kumpara po sa dolyares, nasa 59 po ang isang dolyares. Diba? Konting kembot na lang, baka pumalo na ng 60 pesos ang isa. So, kailangan rin po nating paglaruan at kontrolin
ang ating inflation rate. Diba? Okay siya, sige. Yun lang po yung mga napon ako na pagkakaiba natin sa bansang Vietnam. Kaya hindi po natin nakukuha ang pagiging tuloy-tuloy. Kasi kada na lamang presidenteng bago, kanya-kanya rin tayo ng tawag. Tiger of Asia, Sleeping Tiger, diba? Cub, Economy of Asia. Ay nako, ibig sabihin lagi tayo nag-restart. Okay? So, supportahan po natin ang presidente. At ito kitang-kita naman natin ang kanyang consistency sa kanyang malalim na hangarin na matupad niya ang kanyang mga campaign promises, sapagkat ang pangarap niyo ay pangarap din po ng ating Pangulo. Mula po, ito po ang inyong, muli po, sorry, ang inyong abang lingkod, Johnny the Bagger. Gandang araw. Bye-bye!